Maganda gabi mga kapatid kay Kristo. Masaya namin kayo pinanganak sa madaling misa. Sa isa ng ating parokya, inaanyaya namin kayo ang isa sa pagpapasalama sa mga biyaya na tanggap na sa Panginoon. Ngayon din, hindi namin na ipagdasal natin ang mga tanging paghihina ng ating mga kapatid. Panghuli, ating ipanalangin ang kabayaan ng mga kaluluwa ng mga minamahal natin ang kapatid. Maraming salamat po. Thank you.
pagmamahal sa kaganda at loob mo. Kami naway magpapamuhay bilang mga mapapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ng Isu Kristo, kasama at ibigusano at kasama ng Diyos. Amen.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipo. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ginagawa ninyo, ang lahat sa kararangal ng huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ng mga Pudyo, ng mga Grego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na may mabigyan kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas siya. Tularan ninyo ako gaya ng patulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kayo ng buwan. Ay dinigyan din namin ng pansin
kanya para magkarik ng kagalitan at mapabalas ang masamang espiritu. So, maliwanag ko na nakita natin ang nakaraang mundo at ibinaybay natin ang ilang mga kagalitan na nanis na ibigay sa ating ng Diyos. Kagalitan sa araw-araw sa katawan, sa pag-iisip, sa puso ng mga damdami, mga broken hearted, sa bagay na kung saan ay natanguli ng karagdaman. Ngayon, nais na pag-ibalik ko sa Ebanghelyong pinahayag natin sa pagdaya ng Jesus na nakasalaya, yung salakasal, yung kanyang magustuhan na nais na gumaling tayo. Maniwala na nais ng Diyos na tayo ay bigyan ng kagalingan. Hindi lang po yung malaking ito na may teko. Maliwanag na itinamaman ito sa pagpapadali ni Jesus sa may teko na ito na ang sickness ay mayroong social dimension. Pag may sakit ka, hindi lang ito nakapagpuhan. Ang pamilya mo, ang lipunong ginagalawan mo. At para sa pagkaunawa ko rito, na makita namin sa unang pagpasalit, sa buong simbahan. Kaya na binigyan ng instruction dito sa unang pagpasalit natin alit, na yung pari, yung salunong tipa, ang mga pari pag may sakit ka, may hindi ko ibang yung pag-ibos.
Kapag may sakit ka, ay hindi ka na patuloy. Sabihin na rin, lalo-lalo kapag nasa hospital, tayo na ako sa Pilipinas, ay maramihan tayo na makadadalaw sa ating mga mahal sa buhay. Sa atin, pwede kang matulog doon sa kwarto. Sa Euro, at saka sa US, bawal, may oras lamang magdalaw. So, kaya kung gano'n, matulog, yun may sakit. At yun ay ano, yun ay ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya ang sabi niya, nais ko gawalin ka. Yun ang huwag namin kalimutan. Nais ng Diyos na gawalin tayo. Para ba? Para ang puto sa huwag namin kalimutan na ang simbahan, ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magpagaling sa bagay sa iyo. Hindi lamang po sa anong may special na sakramento. As ano? Anointing of the sick. Tayo kasi, ang isip na natin yung pagpapahin ng Diyos ay yung isipan bago magsasin pa ng pagpapasin. That is before 1965. Then po ay mahigit lang po taon ang nakalilipas. Hanggang ngayon, ang isip natin, bago ba magsasin pa ng pagpapasin? Kasi bakit? Nagpapatawag lang ang tao ng tao. Kapag may sakit ay ulit, mamamatay na. No? Yun ang ating kaisipan. Kapag nagpatawag ng tao ay mamamatay, hindi. Kakibat ng inyong aray at maniwala na itinamamanin ni Jesus sa ibang inyo nito, nasa nakawalang recourse natin. At yun ay maniwala na ihinatama ng sinong batag at kasi. Ngayon, yung pagpapawi ng langit sa mga sakit ay hindi lamang para hinagawa tayo sa uling isang dali ng ating buhay. Pero bakit pag hindi makin yung padalangin ng kagalingan? Kagalingan. Pero sinong pwede pahirap ng langis ay yung sino man po na mananampalataya at hindi mo makasipa pa paano ang inyo gawa lang. Kapag magsipa pa paano ang inyo malihito, gawa maaari ng kanilang natandaan. Nagnasasaring may sakit, pero may ibang may sina gawa ng kanilang natandaan. Hindi na pwede tumayo ng matagal. Hindi na pwede lumabas na matagal kung hindi kasi ay baka mahilo. Sino ba yung po nakarating sa kanilang higaan? Hindi sila makasipa sa araw-araw nito. Pwede sila makapahin ng lakas. At ito nakarating sa higaan ay nakarating sa higaan ay hindi na marugan na mahilang mahila na pwede gawa ng kanyang karagdaman ay kung kapagin natin ay nasa kaka na lamang siya. Pero maaaring malakas pa siya. Hindi lang siya pwede umalis sa kanyang kaka. Ay pwede rin siya magpapalit ng langis ng sakit. Ano ba? Yung po mag-aandar po ng major operation. Ano yung mga major operation? Yung bibigyan ka ng general anesthesia.
Yun ang tinatawag na ng mga major operations. So, kung bibigyan ka ng general anesthesia, gawa ang operasyon mo, pwede kang magkapalit ng manis sa paa. Saan pa? Yung kung tawagin ko natin ay terminal view. Malakas pa, pero terminal view. Katulad yung bawa ng alit. Case of cancer patients. Mga terminal view. So, medyo malakas pa, nakakalagat pa. Pero gawa ng kanilang cancer, eh, pwede siya magkakaroon ng manis. Kasi bakit? Sabi ko nga, yung elemento ng pagpapagaling ay kakilap dito. At yun ay binigay ng Diyos sa pamamitan ng kanyang isipan. At ako ang pagbibigyan ng hindi ng pagkatawan, ay ito ang hindi natin pakinabahan. So naman ko ay makita rin ko na doon. Sabi ko nga po, ito yung pamaparaan para yung mga kapatid natin na yung karamdaman ay sa kita ng kanilang karamdaman na hindi sila ay sumunod sa simbahan. Kasi yung mga pinapanira natin ng Santo Olo ay binibigyan natin, ano? Ng communion every Sunday. So pagkabal na hindi na sila makapunta sa simbahan, sabi na, ang simbahan na makapunta sa kanila. Nagkahatid ang banal ng Panginoon. Pangatlo, the role of Mary. Bukas po ay ang kapistahan ng mahal na Bernard ng Lourdes. At inilagay po ni Pope John Paul II na ng langis, na naanong na langis,
Tulad ng ipinalaw ng Jesus, nais ko gumalaw na. Sumama sa pangalala ko sa Diyos na makapag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 p
Kristo sa mga Diyos. Pakilalaan niya, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Itinanagat at itatawag niya ng Diyan. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato, itinaro sa tuwid sa mga nalitipin, na naod sa pinaroonan ng mga lumaan, nang naikatong araw na buhay ng muli, umagkiyat sa lahat, nalulutok sa kanan ng Diyos ang mga kapagyarihan sa lahat. Doon nagsimula kami ito at hulukong sa mga nagbubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa pagdala ng simbahan at kulika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namamatay na tao at sa buhay na wala ng hanggan. Amen. Pinagaling ni Jesus ang isang tetonin kahit ng tolin. Nangangahulugan si Jesus ang mag-isulaw ng tetonin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Mayaring hilingin sa ating Ama, Panginoon, hindi mo ang aming mananangan. Panginoon, hindi mo paglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinubunso ng Espiritu Santo nang sa gayon na pangatawanan ang sumpang maging simbahan ng mga lukha. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Huwag naman nawa matakot ang mga nanguno sa pamahalaan. Bumalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapakikinabangan ng mga maradika. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Matutunawang tanggapin ang lahat ng tao na walang pagtatanggi batay sa dono, yaman, upang nanampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang aming pamayanan sa dalal na nararapat sa bawat tao. Kukupin nawa namin at pagtanggol ang karapatan ng mga may edad, mga may kapansanan at mga musmus. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumalalama. Patuloy nawa sila sa kanyang kaharian kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Diyos na ang Ama, ipinamanas ng Jesus ng ibanito kung paano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa, hindi mo nga ng mga paglangin
ang kapayapaan habang patuloy namin dinalaan ang dalang puno sa kukahan. Hindi namin po sa pamamitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapayala po ang mga hat. Malaman po rin ang mga kapatid ng mga pabahal at mga kapatid ng Diyos sa mga kapatid. Kami naman galing sa aming panipatuloy ng aming gagawin ng pagkakasin. Kami naman itatuloy ng gagawin namin ito sa pagdanalan sa aming sinunod sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo ang kasama ng Diyos. Amen. Kumayo ang Panginoon. At sumayo din. At sumayo din. Kaya mo magbago ng pinaminos ng patakalatan niya ng isang kapatuhan. Kung nga ng pagbibis, siya ay nalit. At ang kapatayan ito na ang pinupin. Kaya siya ang aming daan para aming masabi kayo sa pag at maasaan pagbibig. Kaya kung sa na nagsisiawin ng patuloy sa loob nang walang magpala sa kalangitan. Kami nagpupunti sa loob kadangitan.
Ang maraming kalaban, upang magbukas ang mga kalaban. Kaya upang mabuti mo yung Espiritu, gawin mo banal ang mga kalaban ito upang para sa amin ang pagiging katawan ng dulo ng aming Panginoon ng Jesucristo. Bago natin ang pinusang usang loob ng mga mundo, ginawa ko ng pinapay. Pinasalamatan ko niya. Pinakaasin natin ngayon. Iniabot sa kanyang mga labaran sa namin. Takot natin ang lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na inaando para sa iyo. Ngayon naman ang patapos ng puna, ginawa kami ang tamis. Muli kami ang puna sa laban. Ngayon po niyang kanis sa mga labay ng silang. Ang